Magandang araw. Magandang araw sa inyo, mga ka-viewers. Mga kabutingting. Sa oras na ito ay mayroon po tayong gagawin na unit. Ito po ay kararating lang. Actually, ang gagawin natin ay hindi lang TV sa araw na ito. At ang TV na ito na ating gagawin ay walang pangalan eh. Gawa lang siyang China. At ang pangalawa ay magko-convert tayo ng amplifier na para maging Bluetooth. Ito pala yung ating gagawin na TV. Ito ay yan lang ang kanyang model at wala po siyang tatak. Kung makikita nyo ay wala siyang tatak. At ang problema nito, kung makikita nyo, umaandar siya, di ba? Pero, ang kanyang andar ay matagal. Halimbawa, kung siya ay inyong ipa-plug, ay bibilang ka muna ng mga isang oras bago siya umandar. Gaya ng sinabi ko sa inyo, ang TV na ito ay walang power. Yun ang problema niya. Ngayon, kanina pa yan nakasaksak. At ang sabi ng may-ari ay matagal bago mag-power. Ngunit nang ito isinaksak ko ay ayan na nga siya, nagka-power na. Pero matagal bago nagka-power, siguro umaabot ng isang oras. Okay mga ka-viewers, yan po ang ating gagawin ngayon. Ipa-plug out na natin ito. At ang pangalawa ay ito mga ka-viewers. Oh. Ang tabay lang tayo ha. Mayroon tayong gagawin ngayon na concert din. Pero unahin muna natin yung TV. Itong concert na ito ay i-convert natin sa Bluetooth. Kung makikita nyo, ito ay walang Bluetooth receiver. At ang gusto ng may-ari ay kagaya ng sabi ko, uso na talaga ang Bluetooth ngayon. Dahil ang mga amplifier na walang Bluetooth ay pinapa-convert nila. Okay mga ka-viewers, una muna natin gagawin ay ito munang TV. Bubuksan natin para malaman natin kung bakit ganun katagal bago siya uli aandar. Kung makikita nyo mga ka-viewers, mga kabutingting, ay natanggal ko na lahat ang kanyang mga tornilyo. At kung makita nyo ang mga tornilyo ay andi dito na sa lapag. At bubuksan na natin at nang ating malaman kung ano ang mayroon sa loob. Sa bungad pa lang mga ka-viewers ay nakikita na natin ang kanyang loob. Ito pala ay modify backlight na ang ginawa nito mga ka-viewers. Kung makikita nyo ay iba na ang kanyang takbo ng kanyang backlight connection. At kung makikita nyo, agad-agad mga ka-viewers, ay mayroon ditong kapasitor na lumubo ang kanyang likod. Kaya ito ay ating titignan kung ito lang ang problema. Okay. Kung yung board mga ka-viewers, mga kabutingting, kung makita nyo, wala na yung kanyang panggilid na cover. At para itong kapasitor na lumubo yung kanyang likod ay mapalitan natin. Maaring ito lang ang naging dahilan kaya matagal mag-power ang unit na ito. Pero inyo, kung mag-power siya ay isang oras. Kung ito ipapalitan natin, malalaman natin na dapat kapag pinalitan natin ay pag isinaksak natin dapat magpa-power on na kaagad. Natanggalin muna natin ang kapasitor na ito at nang malaman natin kung ano ang value at kailangan kung tatanggalin natin ang kapasitor na ito ay kailangan mayroon tayong gamit na panghinang. Kung makita nyo, lubo na yung likod ng kapasitor na ito na dapat ang kapasitor ay hindi ganyan na lubo ang kapasitor. Kung pagmasdan nyo yung kanyang katabi, may mga katabing kapasitor yan, kagaya nito. Tinan mo yung likod nito. Maganda ang kanyang likod.
hindi siya nagpapakita na mayroon siyang isyo. Hindi kagaya nitong kapasitor na ito na talagang sa tingin pa lang talagang may isyo siya dahil lumulubo ang likod. Okay? Babaklasin ko muna. Ito na mga ka-viewers, mga kabutingting. Natanggal ko na yung kapasitor na nanggaling dito sa kanyang board. Kung makita nyo, dito siya nakakabit. Tinanggal ko na siya. At ang value ng kanyang kapasitor ay 470 UF 25 volts. Ngayon, mga ka-viewers, mga kabutingting, kung makikita nyo, ang kanyang likod ay talagang lubo na. Kaya talagang maaaring yun ang naging dahilan kaya matagal siya bago mag-power. Okay, papalitan natin siya ng ating available na kapasitor. Meron tayong available na kapasitor. Ang kanyang value ay 1000 UF 25 volts. Kung tatanungin nyo sa akin, bakit kabutingting yung ipapalit mo 1000 UF 25 volts? Wala naman pong issue sa 1000 or sa 470. Ang importante po doon mga ka-viewers ay yung kanyang volts. 1000 UF 25 volts ay ipapalit natin sa 470 25 volts ay okay lang po yun. Yung microfarad or UF na tinatawag ay wala pong problema yun sa piyesa na ikakabit natin. Kung titignan natin ay mas malaki pa ito kaysa original niya na 470. Kung siya ay ating pagmasdan ay maliit talaga yung 470 na UF kaysa 1000. Okay? Kung baga sa tibay ay mas matibay ang 1000 UF kaysa 470. Ang boltahe nila ay same naman kaya okay lang po siya. Okay? Ikakabit po muna natin ang 1000 UF na ito sa board na to at kapag ikinabit natin at mag-on kaagad ang TV, ibig sabihin yun lang talaga ang issue niya, yung kapasitor na lumubo yung likod. Kung makikita niyo yung ipapalit natin na kapasitor ay talagang maganda. Wala siyang kapintasan na siya ay may lubo. Siya ay talagang may quality. Okay? Kakabit muna natin. Okay mga ka-viewers, naikabit ko na yung kapasitor. Kung makita niyo ay naikabit ko na siya dito. At medyo bahagyang pinahiga natin siya mga ka-viewers dahil kapag ka siya ay nakatayo ay baka sumayad yung kanyang likod sa takip ng ating TV. Kung makikita nyo ay titistingin natin. At kagaya ng sabi ko sa inyo kanina mga ka-viewers at sabi rin ng may-ari, matagal umandar ang TV na ito. Umaabot na isang oras bago umandar. Ngayon natin masusubukan kung tatagal pa ba ang pag-andar niya o aandar agad. Okay? Ipa-plug-in na natin. Ito yung kanyang plug. Ipa-plug-in natin dito sa ating outlet. Okay? At nakita nyo mga ka-viewers yung pinaka butas ng kanyang likod ay may ilaw na agad. So meaning buhay na ang TV. At kung titignan natin kung ano ang boltahe ng kapasitor na pinalitan natin ay titignan natin kung anong boltahe ng kapasitor na yon para malaman natin kung ano ang trabaho niya at bakit siya lumubo. Dito na lang natin siya titisingin sa may bandang ilalim. Pwede naman natin masusungkit sa banda rito. Ayan, nasungkit natin. Kung makikita nyo mga ka-viewers, 11.9 volts lang ang supply ng kapasitor. Na kung titignan natin ay 25 volts naman yung kanyang
kanyang kapasitor na original na 470 ay 25 volts at ang pinalit natin ay 1000 over 25 volts din naman. Pero ang voltahe pala na kinakain lang nito ay 11.9 volts. Okay mga ka-viewers, sisilipin natin yung screen kung may display na nga. At alam naman natin na may display ito dahil kanina umaandar na nga siya, di ba? Kaya lang matagal. Pero ngayon ang umaandar na kaagad siya. Okay mga ka-viewers, kung makikita nyo mayroon na siyang display. Okay, tatakpan natin para sa ating final test. Okay. Kung makikita nyo, ang TV na ito ay walang tatak. Pero kapag nag-power pala ay Pinsunic pala ang brand nito, mga ka-viewers, mga kabuting team. Nagawa na natin ang TV. Ganun lang ang problema ng TV, mga ka-viewers, kung matagal bago mag-on. Kung makikita nyo, ang sabi ng may-ari ay umaabot ng isang oras bago umandar ang TV niya. At naiinip siya kasi matagal lang nakasaksak bago umandar. At kung makikita nyo, ang TV ay ayun, no? Umaandar na siya. Medyo lumayo lang ako ng konti sa harapan dahil maingay po doon sa may labas. At dito lang muna ako sa may bandang gitna para makausap po kayo tungkol sa TV. Ang TV mga ka-viewers ay re-recap lang natin. Dinala dito ng may-ari ay matagal bago mag-power. At kung makita nyo, nung check-upin natin ay may power na siya. Kasi bago tayo nag-umpisa na mag-record ng video ay nakasaksak na yan. At bago ko kayo kinausap ay sinabi ko na ang TV ay matagal mag-power. Ikumo sinaksa ko na siya kanina pa bago magsimula ay nagka-power na. At nang ating buksan yung TV ay nakita nga natin na siya pala ay modify backlight na. At nakita rin natin na ang kanyang kapasitor ay lumubo yung likod. Okay mga ka-viewers? Ngayon, hindi na natin siya ginamitan ng tester at pinalitan na lang natin. At nung pinalitan natin siya ng kapasitor, ang kanyang kapasitor ay 470 over 25 volts. Ang pinalit natin ay 1,000 over 25 volts din naman ay umubra rin naman. At ng ating testingin ay bigla na umandar na siya kaagad. Ang TV pala mga ka-viewers ay auto on. Kaya kung ito'y isasaksak mo, kahit wala kang remote, nag-on na mag-isa. Ngayon, nung ating titestingin yung kanyang kapasitor, yung kapasitor na pinalitan, tinitesting natin, ang supply ng kapasitor na kinakain ay 11.9 volts lang. So, meaning mga ka-viewers, kung iisipin natin na 11.9 volts, mababa lang kaysa 25 volts na kapasitor. Pero, nasira din. Kung makita nyo, lumubo yung likod ng kapasitor. Ganun pa man, ay nagawa rin naman natin. Ganun lang mga ka-viewers ang problema ng TV kung matagal umandar. Unang-una, dapat magiging mapag-observe tayo kung tayo ay may kunting kaalaman, lalo na sa ating mga tiktomer na sila ay nangangalikot na rin ng kanilang gamit. Ay sa tingin ko, kung kayo ay nagtitipid, kaya nyo rin yung gawin yung ginagawa ko. Bubuksan nyo ang TV nyo at nakita nyo na may ganong issue na may lubo yung kapasitor, ay maaaring yun lang ang sira. Okay mga ka-viewers, sana ay nakatulong ako sa inyo. Kunting tips mula kay GM Butingting.
Naway mayroon po kayong natutunan sa ating paggawa ng TV na ito ngayon. Mabuhay po kayo mga kabutingting hanggat gusto nyo. God bless us always. Maiksi man ang ating video ay okay lang. Ika nga, kung ang barya ay napagsama-sama, nagiging malaking watch hour. Okay mga ka-viewers, I love you all. Good day. Isusunod ko na yung amplifier na i-convert sa Bluetooth. Ang tabayanan nyo, pag nagagawa ko ay i-upload ko rin. Upload muna tayo ngayon mga ka-viewers ng mga video na record. Gawa ng request po ng ating texter na tayo ay mag-record lang muna dahil nauubos ang load nila pag nag-live dahil sobrang haba. Kaya hindi natin pwedeng habaan ang gusto ng ating record para makapanood sila at matuto rin naman kung paano ang gumawa ng TV na matagal umandar. Goodbye, see you next upload.